Pagbasa mula sa aklat ng Deuteronomio, sinabi ni Moises sa mga tao, "Ngayon mga Israelita, upang mabuhay kayo ng matagal at makarating sa lupaing ibinigay sa inyo ng Panginoon, unawain ninyong mabuti at sundin ang tuntuning itinuturo ko sa inyo. Huwag ninyo itong daragdagan ni babawasan. Sundin ninyo ito ng walang labis at walang kulang. Unawain ninyo ito at sunding mabuti. Sa gayon, makikita ng ibang bansa ang inyong karunungan at lawak ng pangunawa. Sa gayon, hindi nila mapipigilang sabihin ang ganito, ang bansang ito'y matalino at may malawak na pagkaunawa. Sinong Diyos ng ibang bansa ang handang tumulong anumang oras liban sa Panginoon? Aling bansa ang may tuntuning kasing inam ng mga tuntuning ibinigay ko sa inyo ngayon?" Ang Salita ng Diyos. Sino kayang tatanggapin sa templo ng puon natin? Yaong mga masunurin na sa iyo'y nakikinig at ang laging ginagawa'y naaayon sa matuwid, kung mangusap ay totoo sa lahat at bawat saglit, yaong gawang paninira'y hindi niya naiisip. Sino kayang tatanggapin sa templo ng puon natin? Kailanman siya'y tapat makisama sa kapwa, sa kanyang kaibigay wala siyang maling gawa, hindi siya nagkakalat ng di tunay na balita, at itinatampok niya ang matapat sa lumikha. Sino kayang tatanggapin sa templo ng puon natin? Hindi siya humihingi ng patubo sa pautang, at kahit na anong gawi hindi sila masuhulan, upang yaong walang salay patawan ng kasalanan, ang ganitong mga tao'y mag-aani ng tagumpay. Sino kayang tatanggapin sa templo ng puon natin? Pagbasa mula sa sulat ni Apostol Santiago. Mga kapatid, bawat kaloob na mabuti at ganap ay buhat sa langit mula sa Ama na lumikha ng mga tanglaw sa langit. Hindi siya nagbabago, hindi niya tayo iniiwan o binabayaan man sa dilim. Niloob niyang tayo'y maging anak niya sa pamamagitan ng salita ng katotohanan upang matangi tayo at maging higit sa lahat ng kanyang mga nilalang. Buong pagpapakumbabang tanggapin ang salita ng Diyos na natanim sa inyong puso. Ito ang makapagliligtas sa inyo. Mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos. Kung ito'y pinakikinggan lamang ninyo, ngunit hindi isinasagawa, dinadaya ninyo ang inyong sarili. Ganito ang pagkareligyoso na minamarapat at kinalulugda ng ating Diyos at Ama. Tulungan ang mga ulila at mga babaeng balo sa kanilang kahirapan at ingatan ang sarili na huwag mahawa sa kasamaan ng sanlibutang ito. Ang Salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Noong panahong iyon, may mga Pariseo at ilang eskribang galing sa Jerusalem na lumapit kay Jesus. Nakita nila na ang ilan sa mga alagad ni Jesus ay kumain ng hindi muna naghugas ng kamay sa paraang naaayon sa turong minana nila. Ang mga Hudyo, lalo na ang mga Pariseo, ay hindi kumakain hanggat hindi nakapaghuhugas ng kamay ayon sa mga turong minana nila sa kanilang mga ninuno. Hindi rin sila kumakain ng anumang galing sa palengke nang hindi muna ito hinuhugasan. At marami pang ibang minanang turo ang kanilang sinusunod, tulad ng tanging paraan ng paghuhugas ng mga inuman, ng mga saro, ng mga sisidlang tanso at mga higaan. Kaya tinanong si Jesus ng mga Pariseo at mga eskriba, "Bakit hindi sumusunod ang mga alagad mo sa mga turo ng ating mga ninuno? Kumain sila ng hindi man lamang naghugas ng kamay ayon sa paraang iniutos." Sinagot sila ni Jesus, "Tama ang hula ni Isaías tungkol sa inyo. Mapagpaimbabaw nga kayo gaya ng kanyang isinulat. Paggalang na handog sa akin ang bayan ko'y paimbabaw lamang, sapagkat sa bibig at hindi sa puso ito bumubukal. Pagpurit pagsambang ginagawa nila'y walang kabuluhan. Ang utos ng tao ay itinuturong utos ng may kapal. Niwawalang kabuluhan nga ninyo ang utos ng Diyos at ang sinusunod ninyo'y ang turo ng tao."
Muling pinalapit ni Jesus ang mga tao at sinabi sa kanila, "Makinig kayong lahat at unawain ang aking sasabihin. Hindi ang pumapasok sa bibig ng tao ang nakapagpaparumi sa kanya sa mata ng Diyos, kundi ang mga nagmumula sa kanya. Sapagkat sa loob, sa puso ng tao, nagmumula ang masasamang isipang naguudyok sa kanya na makiapid, magnakaw, pumatay, mangalunya, magimbot at gumawa ng lahat ng kabuktutan tulad ng pagdaraya, kahalayan, pagkaingit, paninirang puri, kapalaluan at kahangalan. Ang lahat ng ito'y nanggagaling sa puso ng tao at siyang nagpaparumi sa kanya." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Wala namang dapat na maging problema tungkol sa utos sa paghuhugas ng mga kamay. Hindi ba't ito ay naayon lamang sa panuntunan natin sa kalinisan at pati na rin sa kaligtasan, lalo pa ngayong panahon ng pandemya. Ngunit nasabihan ng Panginoong Hesus ang mga Pariseo at ang mga eskriba na mapagpaimbabaw. At ang dahilan ay sapagkat itong utos o tuntunin ng mga tao tungkol sa paghuhugas ng kamay ay kanilang ipinapatupad na para bagang tuntunin o utos na rin ng Diyos. At ang mas malungkot ay ipinapatupad nila ng mahigpit itong tuntunin ng mga tao, pero winawalang bahala naman o hindi kapareho ang pagpapahalaga na ibinibigay nila sa tuntunin na mula mismo sa Panginoon. Sa atin pong unang pagbasa na hinango mula sa aklat ng Deuteronomio, si Moises po ay malinaw na nagturo ang utos o mga tuntunin na ibinigay ng Diyos sa kanila ay hindi dapat dagdagan, hindi rin dapat na bawasan. Ang pagpapatupad nito o ang pagsunod dito ay dapat walang labis at wala ring kulang. Ngunit maaari naman tayo mula rito na magpatupad ng ating mga tuntunin o utos bilang mga tao. Kaya nga lamang dapat nating pakatandaan, kung meron man tayo mga tuntunin bilang mga tao, ito ay hindi dapat na ituring o ituro na utos na mula sa Panginoon. At ang pagpapahalaga na ibibigay natin dito ay dapat na pumapangalawa o sumusunod lamang sa mga tuntunin na mula sa ating Diyos. Sa Ebanghelyo, tinuligsa ng ating Panginoong Hesus ang mga Pariseo at ang mga eskriba. Paano naman po ay mas pinapahalagahan nila ang paglilinis na panlabas na siyang dahilan kung bakit kailangang maghugas ng kamay kaysa sa paglilinis ng kalooban? Ano ang katwiran ng ating Panginoong Hesus? Ang tunay na nagpaparumi sa tao ay hindi kung ano yung pumapasok sa atin, kundi kung ano yung lumalabas sa atin mula sa kalooban. Katulad ng inggit, ng galit, ng karamutan, kasakiman, at iba pa. At tama naman, di ba? Yung tuntunin ng mga tao, paghuhugas ng kamay, para malinis ang pumapasok sa loob, tama. Pero mas mahalaga ang tuntunin na mula sa Diyos na gumagabay sa mga damdamin at pagpapasya na nagmumula sa kalooban na siyang basihan kung tayo ay nagiging banal o kung tayo ay nagiging makasalanan. Ang dami-dami po nating pinaniniwalaan sa ating buhay Kristiyano, sa ating buhay pananampalataya, at napakadami din nating mga isinasagawa na mga kilos pangrelihiyon, at aminin natin minsan ay nakalilito. Maganda mula sa diwa ng ating mga pagbasa ngayon na bumalik tayo sa kung ano po ba talaga ang pinakamahalaga,
yung tinatawag na essential, yung hindi pwedeng baliwalain at hindi din pwedeng ikompromiso, sapagkat hindi po lahat ng ating mga pinangahawakan, hindi po lahat ng ating mga sinasampalatayanan, hindi po lahat ng ating mga ikinikilos at ginagawa, kahit yan ay mga gawaing pangrelihiyon, hindi po lahat iyan ay pare-pareho ang halaga. Kaya naman sa ating ikalawang pagbasa mula po sa sulat ni Apostol Santiago, maganda po na tayo'y magabayan. Para kay Apostol Santiago, mayroon dalawang pinakamahalaga, non-negotiable, essential, hindi pwedeng isakripisyo. At ano po iyon? Una, ang salita ng Diyos na sabi niya ay nakapagliligtas sa atin. Ang salita ng Diyos na matatagpuan natin sa banal na kasulatan at gayon din sa turo ng ating inang simbahan. At pangalawa, ang diwa ng pag-ibig at kabanalan. Sabi nga ni Apostol Santiago, ang ating mga gawaing pangrelihiyon ay dapat lagi na umuwi sa pagmamalasakit sa kapwa, lalo pa sa mga dukha, katulad ng mga babaeng balo at mga ulila. At gayon din, ito'y dapat ding umuwi sa kabanalan, sa pag-iingat sa sarili upang malayo sa kasalanan at kasamaan. Kaya't maganda po na sa ating mga iniisip, dinadamdam, pinagpapasyahan at ikinikilos, laging itatanong, ito ba ay ayon sa salita ng ating Panginoon? At ito ba ay may diwa ng pag-ibig o pagmamalasakit, gayon din ng kabanalan? Sapagkat sa tanong na ito, lagi tayong uuwi sa pinakamahalaga. At ano yon? Ang tuntunin o utos ng Diyos para sa ating mga tao. Ang tuntunin at utos na hindi dapat dinadagdagan o binabawasan, at sa ating pagtupad, walang labis at walang kulang. Sa ating pagdarasal, idagdag po sana nating hilingin ang biyaya ng karunungan o wisdom upang malaman natin ang mabuti sa masama. At kayong din mahalagang hilingin ang biyaya ng pagkilatis o discernment para makita natin ang iba't ibang antas ng halaga ng mga bagay-bagay sa ating buhay. Ito po'y makakatulong sa atin upang makapagdesisyon ng sundin ay yung tunay at totoo na mahalaga sa ating buhay, ang utos ng ating Diyos. Dito po tayo nagiging totoong mga anak ng Diyos at tapat na alagad ng ating Panginoong Hesus. At muli, sumain niyo po ang pagpapala ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen.